Kumusta po mga kabayan ko dyan sa Pilipinas, pati na rin po mga OFW sa buong mundo? Kumusta naman po kaya ang sponsored na rally kahapon? Alam po natin, nagnagamit lang ng partido ng LP yung rally na yan para pagwatak-watakin ng mga Pilipino. Wala na po kayong magagawa. At kung ano-ano pang gimmick ang mga realista, halo-halo ang kanilang mga banners, iba-iba ang mga sinisigaw. Ano po ba talaga ang totoo niyong pinaglalaban? Ha, mga kababayan ko? Magkano po ba ang binayad sa inyo? Siguro po mga kalahati ang binayaran dyan. Ang iba po mga estudyante, binigyan ng credit sa kanilang mga subject. At ang mga kabataan, binigyan lang po siguro pang merienda upang pang bili ng ang sine, manood ng sine. Yan po, mga bata po sinasama pa. Pati po mga pari. Ano po ba yan? Madre. Dapat noon na lang kayo sa simbahan, nagdasal. Pinagdasal nyo ang ating bansa. Kapayapaan. Pagbabago. Tigil ang korupsyon. Tigil ang kahirapan. Mawala ang kahirapan sa bansa natin. Ano po ba ang ginagawa nyo dyan, mga kababayan ko? Kayo mga pare, dapat po hindi kayo nagsisimula ng gulo sa ating bansa. Pagkakaisa po, yan po ang dapat. Paulit-ulit nating dapat sinasabi yan. At nandiyan po, nag-sponsor niyan ang ating dating tumakbo ng Pangulo, si Marimar. At ang ating sabakuin, nandiyan po. Hindi nga makapunta sa hearing ng Congress. Nakapunta ka pa dyan? Grabe naman. Kasi nag-sponsor siya ng nilagang saba. Pati po si Madam Pick BP, siguro nagpadala na lang ng kanyang mga lugaw. Kunin niyo po ang bayad niyo, ha? At tinaon niyo pa sa holiday. Wala pa rin nagpunta. Ilan po ang mga Pilipino? Siguro mga kalahati, 50 million. Ilan na nagpunta? Siguro may 2,000 lang po. Kalahati dyan ang binayaran nila. Mga kababayan ko, tama po yan. Gising na mga Pilipino. Gusto ng pagbabago. Katulad po ng ating Pangulo. Pagbabago, kapayapaan. Po ang gusto niya, pagkakaisa. Pati po holiday, nagtatrabaho siya. Sinuportahan ng mga sundalo na lumalaban sa mga banditong grupo. Ngayon po ay naka-heightened alert ng ating kapulisan dahil sa terrorist attack na nangyari. Magtatanong lang po ako, bakit po kaya nagpabomba sa US Embassy? Biglang kinabukasan ni nag-rally? Ganun kayo katapang? Nagtatanong lang po, parang merong pagkakaduda sa nangyari nga paglagay ng IED doon sa US Embassy. At walang takot, nag-rally pa kayo. Nagtatanong lang po ako, yun po kayo yung mayroong connection? Kayo na pong bahalang humusga mga kababayan ko. Maraming salamat po at sana last na yan. Sige, mag-rally pa kayo sa Christmas, sa New Year. Para magkaroon naman ng Pamasko ang mga Pilipinong naghihirap. Maraming salamat po. Umuwi na kayo, magluto, maglinis. Gutom lang yan. At magtrabaho kayo. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Riyoh. Shoutout sa lahat ng mga member ng DCW Offline Cyber to Camp at saka sa lahat ng mga ka-team ko sa DCW. At saka shoutout sa lahat ng mga anti-Duterte na hinamon ko ng bidwar na hanggang ngayon wala pa rin sumasagot. So dahil marami ngayong mga anti-Marcos na todo protesta, meron akong DM sa inyo. Makinig kayo ah. Dear sa lahat ng mga anti-Marcos, alam nyo ba na anti-Marcos doesn't exist outside the government? Dahil di ko kinukonsider na anti-Marcos ang mga aktivistang nagrarally ngayon. Ito ang rason kung bakit. November 8, 2016, nagdesisyon ng Korte Suprema na payagan ng libing sa libingan ng mga bayani si former President Marcos. Ang 10th Pangulo ng Pilipinas na binansagan na pinakamahusay na naging presidente sa buong mundo sa panahon niya.
pero marami pa rin ang may galit sa kanya hanggang ngayon. At tutol sa desisyon na to ng Pangulo at ng Korte Suprema na payagan siyang ipalibing sa libingan ng mga bayani. Ano yun? Di pa rin kayo makamove on? Ang tagal na hunong na? Pero bakit nga kaya pinupush ng pamilya ni former President Marcos na ipalibing siya sa libingan ng mga bayani na pwede namang sa Ilocos na lang, di ba? At bakit tutol na tutol dito ang mga yellow garbage? Kasi ang natitirang anti-Marcos na lamang ngayon ay ang mga yellow garbage na lamang. Wala na hong iba. Yung mga estudyanteng aktivistang nagpauto at mga binayarang sumama sa People Power Revolution noong 1986 ay malamang nagsisi na. Dahil sa halip na pagbabago, panggagago ang napala nila. At sila yung mga taong umasa sa pinangako sa kanilang demokrasya. Pero pinaasa, nabigo, mas lalong naghirap kaya ng ibang bansa na lamang yung iba. Dahil daman nila na ang sarili nilang bansa ay nadisgrasya na. Dahil sa kanilang maling desisyon. Pero ika nga nila, nasa huli ang pagsisisi kaya di mo na maibabalik yun. 30 taong inalipusta at ninakawan ng bansa mo. Ba't pa kasi kailangan pang magkamali bago ka matuto sa pagkakadapa mo? At wala kayong napansin sa mga aktivista noong kapanahon ni former President Marcos o kahit hanggang ngayon, karamihan, estudyante? Ibig sabihin, estudyante na lang ang kaya nilang gawing ignorante. Una sa lahat, anong kinalaman ng mga estudyante na to sa panahon ng martial law para sumama sa mga rally? Di ba pwedeng mag-aral na lang kayo? Ah, alam ko na. Dahil mali ang tinuturo at panay kasinungalingan ang kanilang pinag-aaralan tungkol sa kasaysayan ng pangulong na respeto ng buong mundo na pinabagsak ng oposisyon kasama ng mga uto-uto at mga nabayaran nating mga kababayan. Pero ang totoo, ang may galit at inggit lang naman sa mga Marcos ay ang mga Aquino. Tapos, naghakot ng mga taong inuto at binayaran ng kanilang mga kapartido. Dahil dalawa ang source ng mga yellow garbage para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila. Para ibagsak ang presidenteng kalaban nila. Una, yung mga kabataang nalaso ng mga isipan nila. Pinamunat sa kasinungalingan na sa ganon, mamuo ang mga galit sa mga puso nila. Kaya po yung mga nakikita niyong mga estudyanteng rallyista, sila yung mga nauto na mga anti-Marcos nilang maestra. Kaya parang wala ring silbing nakapag-aral kayo sa mga malalaking universidad. Dahil mali ang tinuturo at mga librong nabasa niyo tungkol kay former President Marcos, kaya naging kayong mga utak yellow-tard. Kaya nga naglilibot sa mga eskwelahan si Dilimaw para lasunin ang kaisipan ng mga kabataan. Kaya bago niya malaso ng kaisipan ng ating mga anak, dapat na ho tayong manawagan na ipagbawal ang mga yellow garbage na to sa mga eskwelahan. Dahil panay katangahan at kabubuhan lang naman ang mga sinasabi ng mga yan. Ang pangalawang source nila para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila ay ang mga kababayan nating mahihirap. Di ba nga nabanggit ko sa inyo noon na ang totoong definisyon ng poverty is the oligarch's political machinery. Ito ang rason kaya di inaangat ang buhay ng mga kababayan nating mahihirap. Dahil pag ginusto ng mga yellow garbage na pulpolitiko na magparali o magka-people power, meron sila agad mahahagilap. Kahit di nila alam ang pinaglalaban, basta mabayaran lamang ng 1,000 piso sa sama na agad. Barya lang ang katapat, magiging na silang alagad na mga magnanakaw sa gobyerno na nangalipusta ng bansa at ng pamilya mo para manlimus ka. Mas gusto nila namang mang at ignorante ka para madali ka lang nilang mauto at mamanipula. Yun ang masakit na katotohanang mahirap tanggapin. Dahil sa pagiging nating uto-uto, ang ating bansa ay naghihirap pa rin. So sino ang may kasalanan? Siyempre, tayo pa rin. So yung po ang dalawang source ng mga yellow garbage para makakuha ng mga tao para mag-rally para sa kanila. Una, yung mga kabataang nalaso ng kanilang mga kaisipan. Pangalawa, yung mga kababayan nating lugmok sa kahirapan. So ngayon alam nyo na anti-Marcos doesn't exist outside the government anymore. Ang mga anti-Marcos na lang ngayon ay yung mga aktivistang nasa pwestong nakinabang sa mga perang ninakaw ng mga kapartido ni Cory Aquino mula pa noon. Kaya isang malaking kalokohan na gawing santo ang taong nagpasimula ng kalbaryo ng ating bansa. Well, kung pagpipilitan niya ng mga kaalyado nila mga pare sa simbahang katoliko, eh tama nga, nakatokliko priest ang dapat sa inyong ibansag. Doon sa mga gustong maging santo si Cory Aquino, ha? Sila yung mga paring may katok, kaya katokliko priest ang dapat itawag sa kanila. Sa mga estudyanteng aktivista, hindi kayo anti-Marcos. Nauto at nalaso lang ang mga isipan nyo na mga profesor nyong trabahador ng inyong campus. Manaliksik mag-analisa at magtanong sa mga taong nakakaalam at huwag bumase sa mga bias ng media lamang. Alalahanin yung mga yellow garbage at Aquino Cuanco ang kumukontrol sa mga istasyon na yan para gawin tayong mangmang at ignorante lang. Pero kung talagang galit kayo sa mga Marcos, panindigan nyo.
I-boycott nyo lahat ng mga pinagawa ni former President Marcos. Huwag kayong dumaan sa San Manico Bridge, sa NLEX, SLEX, o kahit sa EDSA. At maghanap din kayo ng ibang airport ha, huwag sa NAIA. Umalis kayo sa Region 1 to 12, pati sa NCR. Huwag din kayong sumakay sa LRT, MRT, at PNR. Huwag kayong gumamit ng kuryente ng Meralco at tubig ng MWSS. At huwag nyo rin kunin ang 13-month pay nyo ha. Ibigay na lang ho natin sa mga kababayan nating mga homeless para may pakinabang pa. Pero bago ko tapusin ang video na to, meron ako sa inyong iiwan ng katanungan. Dahil pati rin ako nahihiwagaan. Di ko sinasabing totoo to. Napapaisip lang din ako kung bakit sa libingan pa ng mga bayani, eh pwede namang sa Ilocos na lamang kung talagang maraming tutol, di ba? So ito ang katanungan ko sa lahat ng mga anti-Marcos kuno. Paano kung ang pagpapalibing kay former President Marcos sa libingan ng mga bayani ay may kasunduan pala? Na pag doon siya inilibing, mamamahagi sila ng ilang porsyento ng itinago niyang kayamanan para sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Magrarally o magagalit ka pa ba? Gamit-gamit ang utak pag may time, diba? At siguro, yun din ang rason kaya tutol dito ang mga Aquino. Dahil pag nangyari yun, babango ulit ang mga Marcos sa mga Filipino. At malay nyo, yun yung ill-gotten wealth na gustong nakawin ng mga Aquino. At kung sasabihin ng mga anti-Marcos, huwag akong magsalita dahil wala naman akong alam sa mga naranasan ng mga nabiktima ng martial law. Simple lang ho ang isasagot ko. Kung nabubuhay ako sa panahon na yon, hindi ko pipiliing maging biktima ng martial law. Simple lang ang rason. Dahil law-abiding citizen ho ako. Kaya shout out sa lahat ng mga Marcos supporter. Be proud to be a law-abiding citizen. So, ako po si Mr. Riyoh. Peace.